Ito, magpalitan na ngayon ng gulong. Apat na pirasong gulong papalitan natin to. Ito yung gamit namin. Five changes. So, tuturuan ko sa ng technique para paano nyo malalaman kung kailan mismo yung mag-expar yung gulong. Ito, katulad nito. Yung expire ng gulong niya, ito, papalitan namin yung gulong. Ibig sabihin ng 41 weeks, 17, 2017. Yan ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin na to, nagamit itong gulong na to for almost 3 years. More than 3 years na. So, ano kasi dito, required kasi dito palitan ng gulong. 50,000 kilometers palitan ng gulong. Yan ang kasamahan ko magpapalit ng gulong. Yan ang bagong gamit namin, pad finger. Pabasahin ng tubig para pag salpak mismo hindi mapilas yung gilid niya. Tubig na may sabon yan. Para pag salpak mismo sa rim, hindi makaroon ng punit yung labi mismo ng gulong. Tapos bukod doon, palitan mismo ng pito. Pag bago yung gulong, bago rin yung pito. Kasi yung pito niyan, malutong na. Video. I make this one YouTube. I will make YouTube also for balancing. Okay, handa na natin yung wheel balancing machine. Iwan na natin. Ito pala turo ko sa inyo. Kung bakit kailangan mismo ang gulong, i-wheel balance. Pag naisalang ko na yung gulong, isasabihin ko na sa inyo kung bakit kailangan. Ito, malapit na matapos. Ang lagay ng hangin namin dito, 35 PSI. Medyo kailangan kasi dito, pag bawat gawa, kailangan malinis. Pangit kasi pag yung set na kakalat-kalat yung dumi.
Okay. Ngayon, pinaka-final na ako, ang pinaka-final niyan, ako na mag-uibalan. Sala natin yung gulong sa wheel balancing machine. Ito ngayon. Sa wheel balancing machine, dalawang bagay yan. Ito. Yan. Yung sign na yan, ibig sabihin yan, steel yan. Rim. May adjustment itong yung ganyang style naman, adjustment yan ng mags. Yung mags, yung aluminum pipe. Yung kaya nakalagay ng alo. Yung pag rim, outside lahat. Yan, outside lahat. Rim. Kung bakit nila binabalance ang gulong, kahit bago ang gulong, ang dahilan kasi niyan, pagdating ng 80 speed to 100, more than 180 speed, ang steering hindi magbababling o manginginig o magbabibrate. So, kaya natin binabalance yan. Ngayon, ang procedure naman ito pag-seating naman dito sa gilid. Pero bago mo i-seating yan, tanggalin mo muna yung sticker. Wheel widths na. Wala namang wheel widths. So, gagawin natin. Sukat mismo sa una. Ito muna unahin natin. Yan. Sukat. Ito. Ito. Hindi to na ngayon dito rin. Sa loob. Ito. So, ito na siya. So, pindot na naman. Lapad ng kapal ng rim. Yan, kapal ng rim. Kapal ng rim, 5. Okay, lagyan natin 5. Eh dito nakalagay 5.5. Minus ngayon ang gagawin natin. Minus, 5. Tapos pinakahulian, yung diameter mismo, laki ng gulong inside diameter. Sa diameter niya is 14. Yan na yun. Yung 14, i-adjust mo ngayon yun. Minus. Okay. O may dagdag pala ko sa inyong tip. Para malaman nyo lagi, para hindi kayo maluko sa gulong. Kasi sasabihin ng iba, bago naman yung gulong. Pero hindi nyo alam, may manufacture date yan. Ang manufacture date niyan, ito. Twenty nineteen, yung 16, ibig sabihin yan, 16 weeks. 2019, so ibig sabihin, bago yung gulong. Dito ko lang natutunan yan sa abroad. Sa Pilipinas kasi, pag makita mo bagong gulong, okay na yan, bago. Hindi mo alam yung year model. Yung modelo, kung anong expired date yan. Importante kasi yan yung manufacture date niya. Ayan. So, ibabalance na natin ngayon. Okay. Okay. Yan na ngayon. 35 grams ang outer, 25 grams ang inner. So, hanap tayo ng 25 gram.
Ito 35 grams. Yan. Tapos 25 grams. Kailangan natin 25 grams. Ito 25 grams. Ito, yan. Itong isa 25 grams, salpak natin to. Itong isa 35 grams sa labas yan. So iyan ang isalpak natin. Okay. Mahirap lang pag walang tagahawak. Kailangan paraan-paraan lang. Hindi ka marunong gumawa ng paraan, wala mangyayari sa buhay. Ito ngayon yun. Diba nakita nyo 25? 45? Ito yung 25. Yan, 25. Loob. Ito naman. 35. Labas. So, para malalaman mo kung 0-0 na, i-run out mo uli yan. Okay, 0-0 na. Yan, 100% yan. Kahit ang takbo mo 80 pataas o 120, 150, sigurado ang steering mo hindi magbabagrate. Hindi magbabubbling. 100% yan. Kung nagustuhan nyo yung video ko, paki-subscribe na lang, saka paki-like, at saka paki-view na rin. Okay, God bless, kabayan. God bless.